Okay, the first five books of the New Testament are called historicals. The next to that ay ano na? The Pauline epistles, ano? So ito yung major division ng ano. Again, let me remind you that the New Testament, the Gospels, paulit-ulit ko itong gagawin, the Gospels to the Book of Acts. Ito ay considered na historical. Oh, so yung genre niya ay, siya ay narrative. So, no? So five na yan, ano? The 13 books are called the Pauline. Pauline writings or epistles. Isa-isahin natin, the Pauline writings or epistles. Pag epistles, ibig sabihin nito, these are situational letters. Situational letters addressed to different congregations or personnel. Pero ang writings ni Paul, may tinatawag tayo na, so merong Romans, 1st and 2nd Corinthians, and then Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Tapos meron tinatawag tayo na within his writings, meron tayong tinatawag na pastoral epistles, ano? Pastoral epistles, ito yung 1st and 2nd Timothy. And then Titus. Tapos meron ding personal letter. That is Philemon. At the same time, these three books, together with Philemon, are also called prison epistles. Because this three and this one, Philemon, were all written when he was inside the prison cell. Kaya ang tawag dyan ay prison epistles. And then we have also the First and Second Thessalonians. So ilan lahat? 13. We call that prison epistles, ano? Again, what are the prison, why it is called epistles? Okay, let me give you some issues about this. Epistles are occasional documents of the first century. Epistles are occasional documents of the first century conditioned by the language and culture. Again, because most of the time we take the Bible most of the time as prescription, ano? We take the Bible most of the time as prescriptive, but it is not. The advice of Paul to the Corinthians is not his advice to us or for us. It doesn't mean that Paul says to the Corinthians, do this. It doesn't mean that we should do the same. Kaya nagkakaroon ng conflict yung maraming Christian ngayon, ano? Hindi tinetake yung epistles na occasional letter siya na mayroong ina-address na issue doon sa lugar na yon. Kala natin madalas kung ano yung sinabi sa kay Timothy, well, instruction yung Timothy ay instruction sa young pastors. But it doesn't mean na everything within the writings of Paul to Timothy should be taken as also advice for the present young pastors, ano? It doesn't mean that the advice of Paul to the Philippians
Ay, iyon din yung advice sa ating modern church ngayon. We need to, ang dala-dala daw natin, we should be guided by the Word of God. But when we face difficulties, when we are encountering difficulties and conflict in the church, we need to use our common sense, Yung ability na we are created in the image of God. We need to analyze the issue and think of the best solution. Huwag laging kung ano yung advice. Ay, hindi, sabi sa Philippians, ganito. Sa Philippians yan. Hindi ibig sabihin kung ano yung sinabi sa Philippians, iyon na din yung gagawin natin ngayon. Okay. So, epistles are occasional documents of the first century conditioned by the language and culture of the first century which spoke to the specific situation in the first century church. So, epistles are, ibig sabihin, there is some reason that triggered Apostle Paul to write, to address issues or particular issue. So, merong nangyayari sa isang church, susulatan yun ni Paul pag nakarating sa kanya, dahil siya yung popular na sumbungan ng mga unang Kristiyano noong first century. At susulatan niya yun, bibigyan niya yun ng advice. Iko-condemn niya kung ano'y mali at bibigyan niya ng advice. Ang attitude lang kasi natin ngayon, most of the time, kung ano nga yung advice sa isang church, sa New Testament, kala natin, iyon na yung dapat nating gawin. Hindi. We should be guided by the Scripture, and yet, we need to consider the reality that we need to think and make decision based on our situation. Guided by the Word. Again, guided by the principles and teaching of the Bible. But it doesn't mean that we need to copy the decision of the Corinthian church or the Philippian church to our own situation today. We might be experiencing the same situation, but it doesn't mean we have the same solution. Lalo na ang Pilipino. Pag nag-away ang mga Pilipino, iba naman pag nag-away ang mga European. Tayo, sensitive tayo. Hindi katulad ng mga European. Open sila sa napagsasabihan. Tayo, hindi. Kahit maliin na tayo, pag pinagsabihan tayo, tayo pa galit. Saka, yung concept ng balat sibuyas, sa atin yun, Nakakakita ako niyan nung nagsisimba ako sa Switzerland, sa Protestant Church, the Reformed Protestant Church in Zurich. May dumating na dalawang American, sa church. Pagpasok nila, kumakain sila ng McDonald's. Pag naghahanap ng upuan. So, habang naghahanap ng upuan, nakatayo, kumakain. May lumapit na isang leader ng church, and the leader of the church told them, we do not eat inside the church. So walang open yun, Hindi na open. Tinabi yung McDonald's. At nilagay doon sa upuan sa ilalim. At nagsimba ng maayos. Pag-uwian, pagkatapos ng service, nakalimutan ng Amerikano yung McDonald's nila sa ilalim. Nilapitan uli sila noon, sabi, don't leave your garbage inside the church. You bring your garbage. The same, hindi pa rin na-open yung American. Sa Pilipino mo gawin yun, di na magsisimba uli yun. Diba? Yung approach pa lang na we don't eat inside the church. Na ganun ka-straight. Sa atin kasi ayaw natin, tayo mga Pilipino, tayo eh. Hindi tayo direct. Nagpaparinig tayo eh, Hindi, sa totoong buhay. Diba? Sa church, pag nagpipreach yung pastor, may pinagsasabihan dito, pero dito titingin. Diba? Napaka-normal na ibig sabihin, nagpaparinig. Sa mag-asawa, diba, sa Philippine setting, hindi kinakausap pag galit. Pero nagdadabog. Kasi pinaparamdam niya. Kasi ang Pilipino nga, culture natin, tayo, malalim tayo sa dama. Diba? Kasi ang natin, loob. Yung mayaman tayo sa dama, dinarama natin, kaysa sa sinasabi. Galit ka pala, ba't di mo sabihin? Hindi, ganun nga Pilipino, hindi sinasabi. Hindi nagsasabi ang Pilipino pag galit, pinaparamdam niya.
Hindi ka mukha ng European saka American na sasabihin sa'yo. Walang pake, walang keme-keme. Ala akong pakialam, ma-open ka. Basta iyan yung dapat mong madinig. Diba? Man, sa Korean eh, sa Korean. When I was in South Korea, umutot ka na umutot. Kahit kumakain, lakasan mo ba? Wala silang pake. Huwag ka lang didigay. Diba? Wala silang pake. Pero sa Pilipinas, dumigay ka na, huwag ka lang umutot. That's the difference, ano? Na, kasi ang logic nila doon, kasi yung dighay, palabas, pabalik. Counterflow. Yung pag-utot daw, natural. Ayaw nila noon. Kaya isang mahalagang pag-develop yun ng ating ano. So, epistles, dapat tandaan natin, pag epistles, address to particular issue. There are issues sa particular church na ina-address nung writer. So, may nag-trigger sa author para sulatan yung church. To some extent, it means there is a reason or at least enough reason that triggered the author to write and address the issue. Hindi siya basta nagsulat na walang magawa. Ano? Kala natin ganun yung pagkaka-inspired ng Bible. Ano? Hindi. Merong nagsumbong kay Paul na sa ganitong church ay may nangyayaring ganito. Lalo na sa Corinthian. So, nagsulat si Paul ng napakahabang dalawang letter. So, many of the specific situations in the epistles are completely conditioned by the first century setting that all recognize that they have little or no personal application as a word for today. Maliwanag sana yun, no? They address, the author address issues related to them to address their situations, their problems, but not our problem of today. Ano ba common problem ngayon sa churches natin? Well, may mga instances na almost the same yung principle. Maraming nag-aaway sa church. Ano ang sabi ni Paul sa Philippians? Humility. You consider the humility of Jesus para ma-resolve yung problem. Yun, mga ganong principle, nakukuha natin yun. But it doesn't mean that every situation in our life, you need to have words. Ano? Parang yung nasabi ko nga last time, hindi pwedeng ano, ngayon maraming Christian na ganyan eh, yung kailangan laging may verse. Kaya kakagatin na ng aso, hahanap pa, iisip pa ng verse. Hindi pwedeng ganun. Pagka aso yan, hindi tatabla ng verse. Ano? Kahit i-quote mo dyan ng John 3.16 o Galatian, wala, talagang kakagatin ka talaga niyan. sabi nga, sa decision making, we need to be guided by the Word of God. But most of the time, see to it that you are using your normal common sense. Diba? Hindi yung kailangan may verse lagi. Kaya nagkakaroon lalo ng komplikasyon yung pag laging may verse. I am not saying that the Word of God is not important and applicable. The applicability of the Word of God remains to be the same because the Word of God is the same yesterday, today, and forever. But how we apply it and how we understand the gospel and the epistles, totally we need to make it applicable in our own time. What is the meaning of the Word of God in today's life? Hindi pwedeng yung makamatanda na style, yung traditional na, Lord, sinong mapapangasawa ko? Aba, eh, humanap ka. Aba, hindi pwedeng ako yan. Hindi pwedeng sa akin mo itanong yan. Kung hindi ka maghahanap, laging, yun nga, God has given you the capacity to make decision. So, yun, i-consider lagi natin yun sa epistles. Ano, situationals. Except perhaps in the most distant sense of once deriving some principle from them. So, we need actually to come up with develop our own principles, coming and develop from the principles of the Word of God. Situational letters written to address particular issue, confronting particular congregation during the first century Christianity. So the big issue among the Christians committed to Scripture as God's Word has to do with the problems of cultural relativity.
what is cultural and therefore belongs to the first century alone, and what transcends culture and is thus a word for all seasons. That is important. May culturality. Is Jesus against culture? Kasi ang all of us, we have different cultures. Ang mga Pilipino, iba ang culture nila sa Americans. Iba yung system nila sa European. Iba ang pag-discipline ng Korean fathers sa mga Filipino fathers. May mga cultural I don't know exactly today in Koreans. Hello. I don't know exactly today. In Korea, when I was there, I noticed that a woman is not allowed to eat with the family. Before. But now, because the president is woman, the president of South Korea now is a woman. So somehow, I noticed that every time we take our dinner meal, the woman is just serving. Before. Yeah, because I was there 92 and 97. So I noticed that every time mag-meal, the woman is not allowed to eat with the family and with the visitors. And if the woman will take with at the same time will eat sa baba. Yeah. Not on the table. Right? So I noticed that parang ang babae ay servant masyado doon But nowadays it is allowed. Diba? Parang sa Philippine setting, dati, 80s, wala akong nakitang lalaking naglalaba. Diba? 80s. I was young people when in the 80s. 80s ako eh. Walang lalaking naglalaba na married. 90s, meron na patago. Diba? Ngayon, 21st century, lantara na. Lantara na, lalaki na talaga naglalaba. Kaya may mga ngayon, may mga washing machine na panlalaki na . Kaya pagbibili kayo ng washing machine, yung pang babae para tatatlo tayong lalaki dito. Majority ata ng mundo, babae. Saka plancha, okay, bibili ng planchang pang lalaki. Pang babae lagi bili yung para babae. May joke dyan yung sa family situation, nag-aaway yung mag-asawa, nagtatalo, and then may kumatok, galit na galit yung lalaki, nagbukas ng pinto. Ano yon? Anong kailangan mo? Nagsasurvey lang po kami. O anong survey yan? Tatanungin lang po sana namin kung sino nasusunod sa bahay na to. Sabi nung lalaki doon sa asawa niya, ito, sino daw nasusunod sa bahay na to? Sabi nung babae, sino pa? Di ikaw. Ako daw. Maliwanag yan. Sabi doon asawa ko, ako. Di ako. Yung variety ng cultures ngayon, 2010, I was still in Switzerland. May binabago silang batas doon na pag nag-asawa yung babae, lalaki, hindi napapalitan yung apelido ng babae. Mananatili na. And they will allow it in the document. Hindi kamukha sa atin. Pag kinasal, ang unang inaalis ng babae, apelido. Napapalitan na yung kanyang apelido. May mga cultural, yung sa kanila mukhang mas pinopromote nila from sa US, sa Europe, yung equality. Nowadays, cultural yan? Cultural development. Na whether we like it or not, as positive or negative, it's up to you. Sa Europe, lagi ako nakakakita nga ng sa public, nagkakaroon ng matitinding kissing. When I was in US, ang nakita ko, parehong lalaki ang nagli-lips to lips. Kaya medyo naalibad-baron pa ba. Pero pareho may bigote. Pareho may bigote, magka-holding hands. In our cultural setting, parang hindi mo madaling tanggapin . But, well, it's up to them. But basically, struggle yan ng modern society ngayon, di ba? Patuloy yan na pinagtatalunan ngayon, yung same-sex marriage.
At mukhang it is coming here in Asia. We do not know how different Asian countries will respond. The most unfortunate is actually the first marriage wedding ng same-sex sa America ay nangyari sa isang Christian church, ano? Episcopalian church. That is a challenge. Masyadong challenging ito sa atin, sa cultural, no? Cultural differences, ano? Dahil ang insistence natin, epistles are addressed to first century Christians or churches conditioned by the culture of the first century, the languages ng first century. Kaya lang, culture is a gift of God. Lagi yan. We should appreciate that somehow culture is always a gift of God. But because culture is also tainted with evil, it becomes a task. We need to take it as a task na dapat i-alisin yung contamination ng evil sa ating mga cultural lifestyle. Issue yan na dapat nating i-address. Okay, yun nga, sana hindi natin mangyari ito sa atin na laging itetake yung Bible, lalo na epistles, as if there are churches, there are Christians today, they are taking the epistles as if the epistle are actually written for them. No, it is not. It was written to the first century churches to address their own situation. We should, in our modern time, we should be guided by the Word of God, by its principles, but not totally. We will take the epistles as if the advice of Paul to the Corinthians or to the... Example, sa Corinthians, ang conflict natin dyan yung eating of food sacrifice to idols. Do you know that? Yan, isang issue yan. Ang nire-rebat natin yan as if we apply it to the town fiesta nowadays. Ano? There is context, there is situation in Corinthians when Paul advised them not to eat food sacrificed to idols. Our situation here in the Philippines of town fiesta is different from the issue of Paul to the Corinthians. Dahil sa Corinthians, the situation on the issue of food sacrificed to idols in the context of the Corinthians, they are situated in Greece. And in Greece, they have lots of goddesses. And one of the things that they are doing in the temple of the god of the pagan temples is that a sinner will offer or sacrifice a bull or an animal for his own sin, and it will be offered to the temple. What the pagan priest will do, pagpe-pray yon. After that cow or bull will be slaughtered. Kukunin ng priest yung mga vital organ. Ewan ko ba kung bakit sa OT at saka sa Greece temple, mahilig yung mga priest sa vital organ, ano? Yun ang pakukuluan. Do you remember Eli, ano? Si Eli doon sa OT, na pinakukuluan niya yung mga vital organ, tapos inuumit ng mga anak niya, ano? Tapos ang gagawin niya yun nung sinner, kukunin niya yung buong cow, wala nang vital organ. Dadalhin niya yung, ang gagawin niya doon, hindi niya yung kayang ubusin, dadalhin niya yung sa market. Ititinda niya. Kaya sabi ni Paul, wag na kayong, bumili na lang kayo at kainin nyo. Wag na kayong magtanong kung inoffer ba yan sa idols or not. That is the situation. Pero sa atin, iba yung town fiesta, ano? Bibigyan ka ng kapitbahay mo. Evangelical ka, bibigyan ka ng kapitbahay mo ng handa nilang minudo. Tapos i-offer sa'yo, oh, pastor, may nagluto po kami. Ay, hindi, thank you, born again ako eh. Masyado kang nire-reject mo yung kapitbahay mo, ano? Paul yun sa culture natin. Binibigyan ka na nga. Diba? Ayaw mo pa. Tapos isang araw, yayayain mo siya, attend kayo ng Bible study? Sige, pastor, thank you, katoliko ako. Diba? Binibigyan ka ng ulam, kasarap kaya. Diba? Hindi, ibig sabihin, why do you need to react that way? Just coming from the principle of Corinthians, they have different situation when they say food sacrifice to
idols. Not necessarily the same with the Filipino town fiesta. Isa pa yon, ano yung mga ayan, magno-November 1 na naman. Sa Philippine setting, ang Catholic mayaman talaga sa pag-alala sa mahal sa buhay. Lilinisin yung mga sementeryo. Yung evangelical, hindi masyado. Hindi nililinis. At ano, sa in the Korean cemetery, I noticed that because they are Buddhist, ano? Yeah. Yes. But in the I noticed that in the cemeteries there here different they have lots of foods. Kaya pag may naligaw doon na yung Pilipino na si Raulo busog eh. They have lots of food sa cemeteries as offered to the loved ones. They remember their loved ones. That's a practice, ano? Pag dito evangelical namatay, hindi na nililinis yung sementeryo. Di ba? Yung mga, may mga custom, may mga practices, may mga cultural practices na maganda din nating wag baglang ito sa church. Na-notice nyo ba? Sa evangelical churches, walang luhuran. Yung kneeling place where the members we can kneel down. The Catholic Church, they have. But the evangelical churches, you will notice, walang luhuran. Ang gusto talaga natin, easy prayer, yung nakaupo. Di ba? Pero minsan, maganda din talaga yung... And then we judge people na dun sa kiyapo. Na, ano, although, to some extent, hindi talaga yung biblical. Pero look how they sacrifice their bodies. Sa ating mga Pilipino, sa evangelical, nag-o-opening prayer yung sa morning service, pero nakadilat yung iba, nagkwekwentuhan. Minsan may mga kung saan-saan lang nakatingin. I-video mo and there are people inside the church who are not participating in the prayer time. Minsan nga, prayer meeting o kaya prayer time, may nagse-cellphone lang. You cannot see that in Iglesia ni Cristo. Why not respect the opening prayer? Why not respect the reading of the Bible within the evangelical churches? If somebody is leading the reading of the Bible, let us all read and participate. But in evangelical, sobra tayo sa freedom, ano? Now, we need to recover too much of the freedom. Ayaw pa nga natin i-turn silent yung cellphone natin sa church, ano? Kahit naapektuhan yung iba. Turn it into silent mode. Para while doing the service, you don't disturb other. Ang evangelical, sobra sa freedom. Gayaw natin pinapakialaman tayo, ano? Sometimes we need to recover the beauty of certain rules.